Aloha! Nagbabalik muli si Ate Hides. Ngayon ang ating pag-uusapan is kung paano mag-edit ng videos using your mobile. Napansin ko kasi na yung last week na tutorial ko, isang daming nanood and I really appreciate you guys dahil some of you is nag-leave sila ng comments na marami sila natutunan. Kaya naman na-inspire ang inyong Ate Hides, okay? And by the way guys, bago tayo pumunta sa ating tutorial, okay? Meron lang muna akong isa-shoutout na friend ko. Ang name niya is si Kuya Joseph. YouTube channel name niya is 16Fin. Okay, lagay ko na lang dito. And then, Filipino family din po sila na naka-base doon sa Finland. So, let's support Kuya Joseph din po, okay? So, ngayon, if you're ready na sa ating tutorial, please keep on watching. Dito na tayo ngayon sa aking mobile. And then, punta na tayo agad sa ating app store. Ito yon. And then, i-type lang natin yung iMovie. iMovie, ayan. Makita nyo ito yung icon niya. Ito yung editing application na gagamitin natin. Okay. So, i-click nyo lang yan. And then, pag na-click nyo na yan, pupunta na agad din dun sa inyong home screen. Makita nyo yung store na meron parang camera. Yan ang i-click natin. Yan. Ngayon, click natin ito. Lagyan nyo lang siya guys sa landscape. Yan, para mas mabilis kayo makapag-edit. Okay? And then, yan, i-click nyo lang ito. Movie. Yan. Okay? And then, you will see dito sa baba is create movie. Yan. Okay? Nakita nyo yung merong plus sign. Okay? Ako kasi nilalagay ko siya sa favorites na para mabilis ko na siyang ma-access. Okay? Yan. Ngayon, try natin itong video na ginawa ko. And then, makikita nyo itong plus sign. I-click nyo yan. Yan. Okay. And then, pili pa tayo ng isa. Ito. Yan. Okay. So, plus sign ulit. Yan. Okay. Ayan. So, try natin siyang i-play para makita ninyo kung ano yung video na in-insert ko. Ang ingay ko maglakad, no? Ayan. So, nagpunta kami niya ni Pao sa, no, sa Merdif City Center. Ngayon, na-insert na natin yung dalawang video clip na napili ko. And, yan. So, simulan na natin. Okay. Now, itry nyo i-click yung isa sa mga video clip natin. Ayan. So, mag-highlight siya ng yellow. And then, makikita nyo rito sa baba is meron kayo makikita na scissor, timer, sound, text, at saka yung color. Yan yung mga tools na pwede nyong gamitin para makapag-edit kayo ng videos ninyo. So, ngayon, itong scissor na to, ang gamit niya is kung halimbawa gusto mong mag-cut ng mga videos like ito, kunyari gusto mo siyang i-cut, yan. Click mo lang itong scissor, yan. And then, meron ditong split, ayan. So, lalabas din yung ano, lalabas dito yung split, yan. So, i-click mo lang yan. Ayan, nag-split na siya. And then, i-highlight mo kung anong part yung gusto mong tanggalin. Ito yung gusto kong tanggalin, kaya ito yung i-delete ko. Right? So, ngayon, press natin yung delete. Ayan. So, natanggal na siya. So, ulitin natin. Ayan. Diba? Natanggal na siya. And then, napansin nyo, parang ang bilis ng ano niya, ng transition niya. Ngayon, pwede natin gawin is, press nyo to, yung gitna. Yan, okay. Para maganda yung transition ng video ninyo, click nyo lang itong dissolve. Yan, okay. So, ngayon, pag nakilik nyo na yan, try natin. Ah, diba? Ang ganda ng transition niya. Kung halimbawa naman, guys, na gusto ninyong i-speed yung video ninyo, kasi diba napansin nyo na para medyo matagal siya, mabagal siya. Okay. So, ngayon, ang pwede nyo gawin is i-highlight nyo ulit yung clip na gusto ninyong pabilisin. And then, punta naman kayo dito sa mayroong parang timer. Ayan, lalabas yung tool nyo ulit. May makikita kayo na parang turtle na icon. And then, yung rabbit. Kung gusto mo mabagal, ayan. And then, pag halimbawa gusto mo na mas mabilis, ayan, punta ka na dito, ayan. Okay? So, try natin. Bumilis na siya. Okay? Ngayon, gawin naman natin is gusto kong tanggalin yung sound ng video clip na to. So, ang ingay kasi ng sandals ko, kaya gusto kong tanggalin yung ano, yung sound niya. Ngayon, para matanggal yung sound na yon is i-click natin itong yan, sound button. Yan. Okay? And then
Tanggalin natin siya. Ayan. So, wala na siya. Try natin. O, diba? Yun. So, nawala na yung sound niya. Okay, so ngayon punta naman tayo dito sa Myron Text. Kung gusto ninyong lagyan ng text yung video clip ninyo, punta lang tayo dito sa Myron T na icon. Yan. Okay, click nyo yan. And then, marami kayong mga choices ng mga font or text na gusto nyong ilagay doon sa video clip ninyo. Usually, pwede nyong gamitin dito yung standard. Ayan. Diyan kayo magta-type. Pero ako kasi gusto ko yung Prism. Ayan. Isang line lang kasi siya. Compare dito sa my standard. Kung halimbawa gusto mo ng mas marami kang isulat. Ayan. So, ito yung pwede mong piliin. Ngayon, i-press mo siya. Ayan. And then, i-press mo tong button na to. Okay, so try natin mag-type ng text like mall time kasi nasa mall kami nito ni Pau. Yan. So play natin. And so meron na kayo ang text doon sa video ninyo. Okay? Try naman natin maglagay or mag-insert ng music dito sa video clips ninyo. So press niyo lang itong plus sign again. Makikita niyo tong audio. And then, under ng audio is lalabas na yung soundtracks. Yan ang i-press ninyo. Ayan. So, makikita nyo may pop. Mayroong mga playful. So, try natin tong theme music. Pili tayo ng simple. Okay. Ayan. Okay. Kung gusto nyo yung ganyang music, is pwede rin. And then, try natin tong modern. Right. So, try natin yung modern na yan. So, i-press natin tong plus sign. Yan. Okay? So, ngayon, nakikita nyo yung green na yan. So, ibig sabihin na insert na natin yung music niya. Okay? So, try natin siyang i-play. So, meron na tayong music. Try naman natin mag-record ng voiceover. Okay? So, ngayon, punta tayo dito ulit sa may plus sign. And then, hanapin natin tong voiceover. Ito yon. Okay. So, ito yung lalabas. And then, i-press lang natin tong record. Yan. So, hintay lang natin siyang 2, 3. Okay. Hi, it's Heidi here and welcome back to my channel. Then, stop. Yan. Now, i-play natin yung ni-record nating voiceover. Hi, it's Heidi here and welcome back to my channel. Kaso lang narinig niyo yung music na nilagay natin, di ba, kanina. So, ngayon, tatanggalin natin yon, okay, para mas marinig yung voiceover. Ang gagawin natin is, press natin to, yan, yung music na ginawa natin kanina, and then, dapat naka-highlight siya ng yellow. Press nyo tong foreground, yan, and then, pupunta siya doon sa taas, and then, press nyo, and then, i-hold nyo siya, papunta dito, yan, okay. So, i-try natin siyang i-play. Hi, it's Heidi here and welcome back to my channel. Yeah. So, meron na tayong music and then meron pa tayong voiceover. Ngayon guys, punta naman tayo dito sa icon na to. Kung halimbawa gusto nyong or gusto nyong maiba yung kulay ng ng video nyo. Okay, yan. So, i-press natin to. Yan. So, ito yung none. Kung gusto niyo nung as is, press nyo lang yung none. Pero kung halimbawa gusto nyo ng, kunyari yung black and white, press nyo lang yan. Pero bago natin i-click yun, guys, kailangan muna natin i-select yung clip na gusto nyo para malagyan ng filter. So, ito yung kiklik natin, yan. Okay, punta na tayo dito. So, press natin ang black and white. Okay, and then press natin tong done. Yan. So, kita na. So, i-play natin. Yan. So, nawala na yung kulay niya. Hi, it's Heidi here and welcome back to my channel. Diba? So, ganun lang guys. Ang dali lang, diba? Try naman natin mas maging colorful or mas lively yung videos ninyo. Okay? By inserting like yung subscribe button. So, ngayon, punta naman tayo ulit doon sa my gallery ko. Yan. So, now, punta naman tayo dito sa my play natin itong photos. Yan. And then, click natin itong all.
Yan. And then, hanapin ko lang dito kung saan yung ginawa ko. Ayun. Ito. Yan. Makikita nyo, meron siyang plus button. And then, meron siyang tatlong dots. Ayan. So, yung tatlong dots na yan, yan ang i-click ninyo. Okay. Makikita nyo itong screen na yan is meron siyang choices like cutaway, picture in picture, split screen, green, and blue screen. So, yung green and blue screen, yan ang pipiliin natin. Okay, yan. So, ngayon, nandito na siya. Okay, so, nandudoon siya sa taas. Now, gusto niyo ba turuan ko kayo kung paano ko ginawa yon? Okay, so ngayon po na tayo dito. Labas muna tayo dito sa may iMovie. Ngayon, ang ginamit ko dyan is itong PicsArt. Yan. Familiar ba kayo sa PicsArt? Ito yung ginagamit ko. Okay. And then, mag-download lang din kayo niya sa App Store ninyo. Maganda siya guys. Wala rin siyang bayad. Pero kung gusto niyo ng premium, meron na siyang bayad. Pero as a beginner, okay na yung ano lang, yung free lang. Okay. So, ngayon punta na tayo dito sa merong plus button ulit. Okay. Yan. So, ngayon punta kayo sa baba. And then, hanap kayo ng green na background. Yan, ito. Yan. Okay. So, pag meron na kayong green na background, punta naman kayo dito sa baba niya. Kaya nagustuhan ko itong PicsArt na to is very useful kasi siya dahil kompleto na siya lahat. Nandoon na yung mga fonts. Yan. And then, meron na rin siyang mga stickers. And then, yun nga, meron na siyang iba-ibang mga tools na makakapag-enhance ng mga images. Ayan. So, ngayon, try natin maglagay na, hanapin natin yung sticker ng YouTube. Okay? So, ngayon, naka-ready na yan. Sinave ko na kasi siya dito. So, hanapin natin na yun. So, ito yung subscribe button. So, paano ako nagkaroon ng ganyan subscribe button? Okay. Tinype ko lang siya dito sa mayroong search. Ayan. So, hanapin niyo yung subscribe button. Subscribe. Ayan. So, ngayon, ayan. Makikita niyo yung subscribe. Mamimili lang na kayo dyan. So, pag meron na kayo napili, sabihin na natin ito, napili niyo. Ayan. So, pupunta na siya dyan. Okay? So, since meron na akong napili, yung kanina na pinakita ko sa inyo, punta tayo ulit doon sa sticker. Okay? So, ito yung napili ko. Yan. Okay? Gawin nyo lang siyang maliit. Yan. Okay? Dito lang siya sa bandang baba. Yan. Okay? So, ngayon, pag halimbawa nalagay nyo na siya dyan, enough na yan, okay? Pag okay na kayo dyan, contento na kayo dyan, pwede nyo na siyang i-apply. Click nyo tong apply. Ayan. And then, next. Ayan. And then, isi-save nyo na siya dito sa mayroong photo. And then, doon na siya pupunta sa photo galleries ninyo. Okay? And then, done. Pasahan nyo ba, guys? Sandali lang, di ba? So, ngayon, meron na kayong subscribe button. Yan. Diba? And then, try naman natin yung Instagram. Again, punta tayo ulit dito sa ating PicsArt. Yan. Okay. Ano yung kailangan nating background? Yung green. Diba? Punta tayo ulit dito sa may sticker. Yan. Ngayon, hanapin naman natin Instagram. Okay. So, ito yung Instagram. Yan. Okay. Malaki siya masyado. Paliitan lang natin siya. Okay. And then, lagyan natin siya dito. Yan, sa maliit na yan, okay? And then, syempre, kailangan natin nilagay yung pangalan mo. Like, yung Instagram account ko. Like, insert tayo dito. Ngayon, punta na tayo dito sa mayroong text. So, makikita nyo tong icon na text. Alright, so, ilalagay ko dito yung Instagram account ko. Type natin yung at. I am Heidi. Oops. Heidi C. Alright. Ayan. So, ngayon, nandiyan na. Nakita nyo na, di ba? Palitan lang natin siya. Okay. And then, ilagay natin siya dito sa gilid. Okay. Try natin ulit ito. I-click yung apply. Ayan. And then, next. Ayan. And then, save natin dito sa photos. And then, yung pupunta na siya doon. So, ngayon punta na tayo doon ulit sa ating iMovie. Yan. Ayan. Okay. So, landscape natin ulit. Okay.
So ngayon nandito na yung ating Instagram, yung subscribe button. Ngayon gusto ko naman siyang ilagay dito. Okay, insert. And then yung photos. And then all. So ito na yung project na ginawa natin. Yan. And then yung tatlong button. And then ano ulit yung i-click natin? Yung green and blue screen. Yan. Okay. So try natin siya. Subscribe button and then Instagram. Ang bilis lang, di ba? Pretty much tapos na tayo sa ating tutorial. Press natin itong done button. Okay? And then nakikita niyo itong tatlong buttons dito. Okay? So yung gitna, yun ang ating ipe-press. Yan. Okay. Save natin muna yung video and then ilagay natin sa pinakamataas. HD 1080p. Yan, okay. So ngayon nag-e-export na siya. Exporting movie. Yan. Ibig sabihin naka-save na siya doon sa photo gallery ninyo. Pwede mo rin siyang i-direct na i-save or i-upload dito sa YouTube channel mo. I-click na natin tong YouTube para mabilis na. Okay. And then, ayan. Then, mag-sign in ka lang. So, pag kinilik mo na itong share, ibig sabihin nun, published na siya. So, alright guys, tapos na rin tayo sa ating tutorial. So, ko pa sana ituro sa inyo kung paano gumawa ng intro na vid animation. Okay, kaso lang na-deads na yung mobile ko. And then, gabi na rin kasi. Pero let me know guys, kung halimbawa gusto nyo ng ganun tutorial, please leave your comments below para next week yun ang topic natin. Okay, kung halimbawa hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, meron dyan subscribe button, pakiclick na rin yan. And then, meron din dyan maliit na bell button, pakiclick na rin yan. And then, i-on nyo na rin yung all notification para at least ma-notify kaya pag halimbawa meron akong latest videos for the next couple of weeks. And that's all for now, and I'll see you on my next one. Bye! Stay safe!